po sa Aling Consuelo, original Halo-Halo. Ako po ang may-ari, si Nanit po, ang siyang magsasabi sa inyo kung paano po nagsimula ang aming small business. Nag-o-office ako noong araw. Then, noong araw, may latundenya dyan. Kaso, na-transfer na sa kanlubang, hindi na kami, binayaran na lang kami, hindi na kami sinama. Tapos, nag-trabaho ulit ako sa Makati, telephone operator. And then, nung nagtanggalan na naman, tinanggal na naman ako. Wala akong swerte sa trabaho. Kaya, tinulungan ko na lang yung nanay kong mag-ano ng business. Dito, nag-boom ang ganda ko at ang aking business ni nanay ko. Bata pa kami nun eh. Ang dalagang dating nagsimula ng tindahan namin, yung mga kapatid ko eh. Bata kami dalawa ng bunso namin. Siguro mga 8 years old pa lang kami nun eh. Mga ate ko, mga ano ko. Sila na yung katulong saga ng nanay ko sa paghahanap buhay. Kahit nag-aaral sila. Kasi nag-work pa rin yung nanay ko nung araw dyan sa Latindenya. Factory worker siya. Siyempre, anim kami. Kulang ang budget. Kaya nag-isip siya ng business. Ang naisip niya yan, halo-halo. Kaya yan, hanggang sa lumaki na kami ng lumaki. Lahat na kami, nagkaisip na, dyan na kami nag-aaral. Dyan na namin lahat kinuha yung pinag-aaral namin ng nanay, sa ng tatay. Taga-Laguna kasi si nanay. Minsan kumain sila dun sa Karinderia sa Laguna. Kumain sila ng halo-halo, parang hindi siya nasarapan. Kaya ginawa niya, nag-experiment. Experiment lang niya yan eh. Ngayon, nagtayo dyan sa harap. Dyan lang sa harapan namin. Mesa-mesa lang nung araw yan. Tinanggap na naman ng masa. Kaya yan. Nagsimula yan sa 15, biro, 15 centimos. Nagsimula yan. O hanggang ngayon, magkano na halo-halo? 70. Diba? Laki ng in-improve. Ayun lang. Kaya nagtuloy-tuloy na rin yung ano. Naging nakilala na hanggang sa naging trademark na dyan sa pag may nagkikita, dyan ang tipanan. Almost 1960, biro mo 1960, up to now. Still, ang business namin okay pa rin. Dahil talagang kakaiba yung halo-halo ni Aling Consuelo. Talagang wala ka namang makikita ang ganyang halo-halo. Only in Tondo lang. Kaya dinadayo nila. Ang pinaka-unique na ano namin niya sa halo-halo, yung kami ang nagluluto. Lahat yan homemade, maliban lang sa mais at sa yelo. On munggo, saging, beans, lahat ng ingredient namin. Kaya talagang patok sa takilya. Talagang ibang, kaya kakaiba yung lasa ng halo-halo na. Kahit na yung mga taong taga-Tondo na lang umalis, bumabalik, hindi pwedeng umalis na hindi kumakain ng halo-halo. Talagang hindi sila pwedeng hindi dumaan dito. Pag napunta sila ng Tondo, kailangan kakain sila ng halo-halo. Masarap daw. Sabi nila, masarap, kakaiba talaga. Tsaka yung mismo mga halo daw, parang mapagkinagat mo, andun yung tamis. Tsaka talagang kakaiba daw yung halo namin. Hindi matabang, hindi matamis, pero katamtaman na nga. Ay, kasi nga, nung nagkaroon ng pandemic, nagtayo ang anak ko ng kainan, ng mga sisi, ganyan. Para kung may mapasyal na gustong kumain, eh, kakainin. Sisig, pares, chicken mani, pares na mani, tapos silog, lahat ng pagkain meron na. Minsan, grupo-grupo, kaya mapupuno ito. Napupuno sila dahil nga sa dami ng tao. Meron na pupunta sa Makati, minsan sasabihin nila, taga-Balinsuelo pa kami. Tinulukan lang namin punta kasi napapanood nila sa TV, di ba? Taga-Paranaque kami, ganyan-ganyan. Tapos yung mga umu-order naman na online, iba-iba na rin. Nasa, minsan sa Makati, Mandaluyong. Kaya lang, lagi ko sinasabi, huwag niyong asahan na buo pa dahil yelo. Pagdating sa inyo, medyo tunaw na. Kaya sabi naman nila, okay lang. Binibigyan ko naman sila ng tip, basta pagka yung kunyari na tunaw, lagay lang muna nila sandali sa freeze para medyo tumigas lang. No, ito po ay, ito na rin po yung dine-in. Ito na yung dine-in. Siguro mga 30 ka siya. Since, ito na talagang bahay namin. Mm-hmm. Dati kasi bahay talaga ito eh. Medyo dumami na kainan. Walang kami ng pwesto, kaya ginawa namin itong kainan. Medyo lumaki na. So, in-open nyo na lang po talaga? In-open na namin itong baba, paas na lang ang naging bahay namin. Meron kami yung isang pamangking ko, nagtayo sa Cavite. Doon siya nagsimula ng halo-halo. Ito rin po ang name? Oo, yan eh. Pinagamit ko yung pangalan ni namin.
ano, nagsisimula kami ng 10. Tapos hanggang 12. 12? Midnight. Midnight na po lahat. Mas maraming kasi, mas maraming tao pagkagabi. Basta kami palang nagsisimula ng alas 10. Sineset up na kasi minsan may maagang... Minsan nga, di pa kami nagbubukas, may nagtatanong na yun. Kaya sabi na, pag tinatanong namin, ilan? Pag ginabing 10, pagtiyagaan namin pagbilang kahit di pa nakabukas. Kasi kung saan sasabihin, kasi galing pa po kami sa malayo. Yes. Kaya, inaano na namin, ina-accept namin yun. Nung nag-start po yung inyong nanay, magkano po yung puhunan na meron siya nung time na yun? Ano, sentimo, 15. Kaya hindi pa uso mga cups nung araw. Ang uso lang, talagang may dala sila mga sartin, baso, tapos yung lata ng gatas, nabubuksan niya, nauubos yan. Doon sila naglalagay ng halo pag umuorder. Di ba noong araw, ang kabataan namin, sartin ang usong mga lalagyan, di ba? Uy, mga dala-dala nila. Talaga po, palakihan noon. Paano yung bayad kung ang laki, eh, double na yung bayad ganun? Hindi, ganun pa rin. Kung magkano yung order, sasabihin, dadagdag. Ma'am, dagdagan niyo pong yelo, ah. Yung ganun lang. Anong kami, di ba, magkakapatid? Eh, bawat kami, may mga kanya-kanya ng bahay yung mga kapatid ko. Ngayon, dahil ako, wala akong asawa, hiwalay ako eh. Dito ako tumira sa nanay ko. Nung kumaga sa ano, ako yung nagkapisa ng nanay ko mulat sa pool. Kaya nung tumanda na si nanay, tsaka kanya lang nainam sa akin. Kaya ako na nag-operate lahat. Magsimula. Habang buhay siya, tinuturo niya na sabi niya, kung ano yung tinuro sa'yo, huwag mong babaguhin. Kahit na mamahal ang mga bilihin, ang pag-ano mo ng halo, yun pa rin. Para hindi nagbabago. Bali, generation ng nanay ko, tapos ng kapatid ko, mga ate ko na nagtinda. Pagtapos naman nila, kami naman nagtinda. Ngayon, pagtapos ko, dahil ako ng oro, pupunta naman sa anak ko. Parang ganun na lang mangyayari. Paano, ma'am? Nangyayari yung gano'n na napapasa to successfully sa another generation ang isang business? By training din. Kasi bago mo naman ipasa sa kanya, kailangan alam mo ng lahat. Alam niya lahat, pati yung pagluluto. Kailangan din mamonitor niya lang. Hindi yung basta yung nilipat lang din. Matagal din bago mo mailipat. Tulad ko, matagal bago nailipat ang nanay ko sa akin. Ganun din gagawin ko sa ano. Ito yung nata, ito yung ube. Ito yung arnibal ng leche plan. Oh. Oh, yan yung nata. Whoa. Ma'am, ilang cups ng halo-halo ang nabibenta niyo sa isang araw? Pagka summer, yung kasi iba-ibang size eh. Iba-ibang size siya. Yung 22 minsan nakaka walang bundle. Tapos yung walang bundle? Ilan yun, ma'am? Ilan po yung walong bundle? Walong bundle. Kasi 50-50 yung isang paki, 50. Di bali walo yun, 400 bali. Baso. Yung 8 bundles, ma'am, ay ano pa yun? Like average pa lang yun? Oh, average. 5 ngayon, bundles ang mahina. Pagka kasi Sabado at Linggo, yan ang malakas dito. Kasi ang pinakamaraming order na umu-order sa amin, ano eh, yung pagka sa online, katulad sa Grab, minsan may umu-order sa amin yan, 20. Basta araw-araw gumagawa ng ubi. Pero mas masarap pagtira. Kasi ano na yung tamis. Ando na yun talaga yung sarap. Kesa sa bagong luto. Mawala po kayong mga konyelo, konyelo, ganyan. Meron mais konyelo. Pwede naman siyang saging konyelo. Nasa sa'yo kung anong gusto mo. Misa may bumibili lang, puro lechup lang. Lahat ng kapatid niyo, ma'am? Oo. Yung wala lang yun dito sa kabila. Ito yung bahay nila. Oo! Ito yung panganay namin. Opo. Tapos yung dito, pangalawa. Pangatlo. Ay, yung brother ko wala. Tapos kami dalawa. Lahat yan, nagtinda yan ng halo-halo. Talaga? Ng pagkabata. Ah, like, sulad-sulad. Pero nung mga nagsipag-asawa na, ayaw na nila magtinda. Mm-mm. Kaya sa akin nilang iniwan. Yung
maging marunong makisama. Unang-una sa mga tindera, mga kasambahay ko dito. Kailangan pakisamahan mo, hindi porke mga ano sila, aanay mo. Kasi yan din ang katulong mo sa hanap buhay. Kaya kailangan kung ano yung pakikisama, todo mo lang. Tapos sa labas naman, kunyari mga customer, paminsan-minsan kakausapin mo. Mingiti, ganun. Kasi nung araw ng mother ko, pag nakaupo dyan, daming makausap niya kasi lagi siya nakanginti. Yun ang ano niya, yun ang ano niya, yung karisma niya. Sabi niya, siya may sabi mismo, na ako daw ang nagmana sa kanya. Kasi talagang ako malapit sa tao yun. Mabait din, ganun sabi lang nila. Makikasama talaga. Tsaka yung pakikipahalubilo mo sa tao talaga. Dahil pag kami kumakain dito, kailangan kakausapin mo pa minsan-minsan. Kung naabutan ka sa baba, minsan yun, katulad ni sa araw, may kumain, mga balikbayan pala sila. Kasi nakita nila, nasa Amerika sila, nakita nila yung halo-halo doon. Ngayon, curious sila, kaya sila pumunta ng Maynila para makatikim lang ng halo-halo. At ano naman po ang sasabihin, masarap talaga pala. Masarap talaga yung halo-halo. Talagang inubos nila, talagang walang tinira. Kaya sabi ko, salamat po sa pagdalaw. Kaya minsan ninahanap pa ako kasi gusto na minsan may mga gusto. Ayun, katulad ng mga ganyan. Natawagan pa ako kahit minsan tinatamad ka, bababa ako. Sipag at tiyaga. Lagi mang ganyan, di ba? Eh, kung tamad ka, di wala. Hindi ibubumang ano. Kailangan talaga sipag, tiyaga, panalig sa Diyos na magbubu, na hindi babaksak. Kailangan talaga yun. Hindi ka wag kang titigil ng pakikibaka. Kahit nasabi mo pang andyan, na-establish na, hindi pa rin. Kailangan talaga sipag pa rin. Para makuha ng anak mo yung ginagawa. Para ma- ang tawag doon, magaya niya, ganun, parang ganun. Para hindi siya maging tamad na iba. Pagka nasa muna sa kanya, baka tama rin, di ba? Dahil andyan na, boom na. Kaya kailangan, lagi mo sa kanya sasabihin, hindi porke boom na, tutuwa raw mo na lang. Kaya kailangan, monitor pa rin. Ako bago ako na noon, ang nanay ko, lagi nandiyan sa tabi ko, minumonitor ako na. Hindi pwedeng hindi, nawala na lang yung monitor, nawala na siya. Kaya carry mo na. Ganun. Ano na eh, nag-boom na siya. Kahit na hindi mo pa sabihin na ano, talagang sumikat na siya. Dahil nga sa TV, mga vlogger, yan ang nagpasikat sa akin. Interview, nila Jessica So, di ba, nila Kat. Yan din ang nag-ano sa akin kung ba't nag-boom yung halo-halo. At nakilala pa. Mas nakilala pa kaysa dati. Tsaka hindi, talagang tatagal kasi wala naman kami ibang business kundi ito lang talaga. Mm-hmm. Kaya kailangan talaga mahalin mo na pag sikapan mo. Talaga na huwag nang bumaksak. Kahit nung mga kalaban, pinaghihirapan talaga. Huwag hindi porke naka-establish na. Talagang kailangan sinhi pa rin. Sipag talaga. Sipag pa rin ang tanging lunas para mag-boom talaga yung business. Kailangan lagi kang parang alive ba? Parang pagka yung gising sa umaga, alam mo na kagad kung anong gagawin mo para monitor mo lahat yan. Ano yung masigla ba? Para yung business, masigla din. Itong kabila namin, talagang matagal na namin kakompetensya. Pero, pero yung doon sa kabila naman, wala yan. Alang sinabi kay Aling Consuelo, still Aling Consuelo, the original. Kahit ano pang gawin nila, yan pa rin. Kahit harangan nila ng ano-anong harang,
still, Aling Pustuelo, still the best na halo-halo sa tundo. Kasi nga, ano, yung mga ano namin, hindi nagbabago. Magbabago lang yan siguro pagka yung medyo na nabawasan na ano. Pag nabawasan ng sangkap yung ano, hindi na Aling Pustuelo yun. Kaya yung kinakailangan, maintain mo kung ano yung ingredient na iniwan ni Aling Pustuelo sa amin. Kaya siguro, kaya yung mga tao, kahit hindi mo na sabihan na ano, talagang dito na sila pumupunta. Dulidiretso na sila dyan. Kaya kahit paharangan nila dyan eh. Basta hinahanap nila Aling Pustuelo. Kahit nasabi mo pang ano, dasal lang. Na nai-exam naman yung aking. Minsan yung, kasi siyempre minsan meron ka, ay nako, yan na naman ang mga, parang meron. Hindi na. Hindi na ako naging ganun kasi matanda lang ako. Hindi ko na sila iniintindi. Basta kung andyan na, andyan yung tao, bumibili sa amin. Basta ang mahalaga, hindi nagbabago yung sale ko. Consider mo bang successful itong halo-halo business niyo? Oo naman. Kung di naman, bakit ba? Lahat kami dito kami nakatapos. Pati anak ko, ngayon pinag-aaral ko, ako ba? Diba? Sa hirap ng buhay ngayon, kung wala kami niyo. Wala. Kaya talagang, kumbaga sa ano, itong malaking tulong sa amin itong halo-halo ng nanay na iniwan sa amin. Ang napundar pa lang namin ito, itong bahay na ito, napagawa mo na, naging ano, baga sa ano, unti-unti. So, tsaka medyo naka-ano ng ano sa Laguna, isang loan na inano ko pinangalan ko sa anak. Bayat lupa na. Inuwa namin. Kaya lang, hinuhulog ang alam namin. Ang mapapayo ko sa mga taong gusto mag-business, siyempre sa ngayon mahirap na sa crisis natin. Pero pagka meron kang konting puhunan, kung ano may naiisip mong business, ituloy mo lang kung alam mo talagang magsasucess. Ngayon, tiyaga at sipag lang ang daming puhunan natin mga nagbi-business. At unang-una, tawag sa Diyos, sa Mikapan, na siyang laging nakasubaybo sa atin kung anong tama at mali natin gawin. Iba talaga yung nagtrabaho. Kaya lang sa iba naman, success sila sa outlook nila sa labas, pamantala sa akin dito. Ngayon, kung meron ka opportunity na magkaroon ng business, mas maganda mag-solo ka kaysa yung namamasukan ka. Kinakain yung oras mo buong araw. Eh hindi, kung nandito ka sa bahay, kung may naisip ka nga na buhay o business, kundin mo para lang sa ikabubuti mo rin naman.
followers namin, lalo na dyan sa mga TikTok, mga ano. Huwag niyong kalimutan kung dadaan kayo sa Tondo, dito sa Ugbo. Huwag niyong kalimutan, dumaan kay Aling Consuelo na pinakamasarap na halo-halo matitikman niyo sa buong mundo. The only one, the best halo-halo.